So mga tol, nakapanayam nga po si Mark Magsayo sa YouTube channel ng The Walkway to Fight Club. Natanong nga po dito si Magsayo mga tol, kung bakit daw si Ray Vargas ang napili niyang makalaban na Fantastic Fighter, undefeated at champion sa 122 pounds. Pwede naman daw niya idepensa ang titulo niya sa mga madadaling kalaban. Sagot ni Magsayo, always 2 years na nga daw naghihintay si Ray Vargas na makakalaban at mandatory daw kasi ito ng WBC. Pinag-utos na paglabanin sila, kaya kailangan daw niya itong harapin. Gusto nga din daw niya na makaharap si Vargas dahil daw malakas na fighter ito. Kung world champion ka daw, kailangan daw harapin mo ang mga malalakas na kalaban na katulad ni Ray Vargas. Pero banta niya kay Ray Vargas sa pag-akyat daw nito ng 126 pounds. Kapag napil daw nito ang power niya, tatakbo daw itong si Ray Vargas. Bukod yan, sinabi din ni Magsayo na magiging number 1 daw siya sa division ng 126 pounds kapag natalo daw niya ang mga ibang kampiyon sa division niya, katulad ni Leo Santa Cruz at Emmanuel Navarrete. Hindi pa daw niya masasabi na number 1 siya, pero masasabi daw niya na elite fighter daw siya sa division na ito. Na ibahagi nga din ni Magsayo ang laban niya kontra dito kay Gary Russell Jr. nang makuha niya ang titulo ng WBC na hawak niya ngayon. Ayon kay Magsayo, minaliit daw ni Russell ang kakayanan niya. Dahil bago ang laban nila, lagi daw niya naririnig kay Russell na sinasabihan siyang mabagal na fighter. Ngunit na magkaharap na daw sila sa ibabaw ng ring, na-shock daw itong si Russell at na-sorpresa daw sa kanya. Natanong nga si Magsayo na marami daw ang nagsasabi na siya na daw ang magiging next Manny Pacquiao. Ano daw ba ang masasabi niya dito? Sagot ni Magsayo, wala na daw magiging next Manny Pacquiao at walang makakapantay sa nagawa ng ating pambansang kamao. Magiging superstar daw siya, ngunit hindi daw niya mapapantayan ang katulad ng nagawa ni Manny Pacquiao. Samantala, napag-usapan naman ng ating mga sports analyst na si Attorney Ed Tolentino at JMC Yasat ang tungkol sa pagiging mandatory ni Ray Vargas dito sa WBC Featherweight. Ayon kay Attorney Ed Tolentino mga tol, paano daw naging mandatory challenger itong si Ray Vargas sa WBC Featherweight? Halos 2 taon daw itong hindi lumalaban. Bukod yan, nakakaisang laban pa lang daw ito sa Featherweight Division. Tapos makakalaban na daw agad ito sa championship. Kinadel nga lang daw siya ng WBC para mailagay sa number 1 contender. Pero wala na daw tayo magagawa. Ang tanging gagawin na lang daw ni Magsayo, pabalikin daw itong si Ray Vargas kung saan siya nang galing. Ang ibig sabihin ni Attorney Ed Tolentino mga tol, kapag natalo ni Magsayo si Vargas, babalik daw ito sa Super Bantamweight Division. Maging si JMC Yasat mga tol, agree din sa mga sinabi ni Ed Tolentino. Ano nga daw ba ang ginagawa ni Ray Vargas sa 126 pounds? Hindi niya alam kung paano ito naging number 1 contender. Paano ka naging number 1? Halos 2 taong hindi lumalaban. Oh, paano nangyari yun? Isang laban lang sa featherweight, tapos yun agad, championship na agad.